Yun, good morning. Rest day natin ngayon, pero meron tayong driving lesson dito sa Wales, dito sa Llanelli. So tara, samahan niyo ako. Yun, alabas na tayo. Morning. Hi, man. Say hi to my vlog. Yeah, this is our instructor for independence driving school. So if you want to learn about for driving, just call and contact Mr. Ray Wicks. Good morning mga kayon. So this is Daddy Gans and Mr. Ray. This is our instructor for driving school independence. So if you want to have a license here in the United Kingdom, especially in Wales, just contact Mr. Ray Wicks. And please, Mr. Ray, just invite us. I'm in the Llanelli area. Just give us a ring. We'll sort out some lessons, no problem at all. And we'll go from there. Brilliant, thank you. Okay. Yun! Yun! Yan. So, mamaya, sasabihin ko sa inyo ano yung mga kailangan nyo para makakuha ng driver for license here in United Kingdom. Say thank you, Mr. Ray, to our subscriber. Thank you, everyone. And almost 1,054 subscriber na tayo. See you later. I have a 2 license actually, guys. From Philippines and Oman, so Middle East. If I pass this coming April, my license, I have 3 license. Okay? You will pass. So, yes, you will. Yeah, I hope I pass. So, see you later mga kayun. At ituturo ko sa inyo paano kumuha ng license dito. Full license dito sa United Kingdom. Stay tuned! Halika, samahan nyo ko sa aking paglalakbay. Ako nga pala si Dad Guns, handang magbigay ng impormasyon sa mga kabutcher natin. Mapatravel o kahit papud, lahat o klase natin. Pero bago ang lahat, huwag makalimot sa taas, sapagkat siya ang nagbibigay biyaya at lakas ng loob sa ganun na namang hamong gampanan. Basta kapag may tiyaga, may mapapala. Yan ang tandaan. So yan, naantay natin si Sir Ray, no? Para mag-driving lesson na tayo. May kinuwala na sa saglit dito sa tabing bahay nila. So tara, magda-drive na tayo. Siyempre, safety first, kailangan ako seat belt. Check mo muna yung kung papaandarin mo. Check mo muna lahat. So ito yung itsura ng sasakyan niya. At may nakalagay na independence and letter L. Ibig sabihin, learner ka nun. Ganyan na nakita mo sa mga sasakyan. Minsan iba naman sticker na L na kulay pula ng letter L harap at likod. Ibig sabihin nun nag-driving lesson ka o nag-driving test ka. So yun yung palatandaan dito sa UK na isa ka sa mga nagdaaral mag-drive. So nag-reverse na rin dito si Sir Ray dahil nag-request tayo na sana mabidyohan natin yung sasakyan niya habang nagda-drive. So yun. Tara, pasok na tayo ng bahay. Tapos na tayo mag-driving. Natin pinto. Ayan, susi. Tara, tuloy kayo. Yun! Okay na tayo dito sa hagdanan. So, pumunta tayo sa kwarto natin. Samahan nyo ako. Tara, pasok tayo. Yun! So, katatapos lang natin ng driving lessons, no? Actually, guys, nagtanong man ako sa ibang mga driving lesson, 35 per hour yung bayad. So, dito kay Ray sa Independence Driving School is 30 pound per hour. So, mas makatipid ka pagka nag-full block ka ng, halimbawa, 10 hours yung kailangan mo. So, 10 hours. So, 300 pound babayaran mo. May libre kang isang oras. So, mas maganda yung ganun. So ako, ang para sa akin, nagda-drive naman kasi ako, may lisensya ako sa Pilipinas, may lisensya ako sa Middle East. So,
tinesting muna nila ako nung unang araw ko paano ako mag-drive. Nung nakita niya yung Ray na okay naman ako pati sa mga controls, nag-decide siya na 10 hours lang ang kailangan ko. So, tapos na ako sa 10 hours, guys. Pero, syempre, matagal pa naman yung exam ko, mas tinanong niya ako kung gusto ko pang ituloy yung lesson. Sabi ko, tinuloy ko ulit. So, nagbabayad na ako ng 30 pound per hour. So, yun. Hanggang bago mag April 26. So, I hope makapasa ako at bibigyan ko ng mga tips kung paano yung ginawa ko. Paano ako nag-driving lesson dito. So, nung una nga, di ba, nag-review ako ng theory test. Tapos, saka nung hazard perception. Yung dalawang test na yun, pero isang exam lang siya. Dalawang exam, pero isang test lang siya, yung theory test nga. So, yung multiple choice is 1 to 50. Kailangan mo na maka 43 ka para pumasa ka. Tapos, may hazard perception is 1 to 75. 15 video clips yun. Tapos, kailangan mo maka 44 points ka. So, pag nakapasa ka ron, bibigyan ka nila ng form. Tapos, may stamp yun na pag pumasa ka kung ano yung score mo. Tapos, ayan, nakalagay din doon kung saan ka nagkamali. Ano ba, hazard, kung ilang points yung mali mo, ganun. Kaya rin mo noon, maghahanap ka ngayon ng driving lessons. Which is, ito ngayon nakita ko, binigay nga pala ni Ate Ray na to, na-recommend niya. Dahil yung anak niya dito rin nag-graduate sa school na to para kumuha ng lisensya. So, yun, binigay niya na sa akin, tapos kinunta ko lang si Ray. Pa-plus ko dito sa yung number ni Ray, no? Pagkayari kong na-contact si Ray. So, yun nga, nag-process na kami kung ilang oras, tapos driving. Nga pala guys, paalala, no? Bali, mas matagal nga pala yung pagkuha ng actual practical exam. So, pagkakuha nyo pala ng theory test, pagkapasado nyo, mag-online na agad sa gov.uk, tapos mag-ano ka ng practical exam. Yung kukuha ka ng kung saan kang malapit na lugar. Halimbawa ako sa Lanelli. So, meron dito ng driving school. Meron dito ng driving DVAL dito sa Lanelli. So, ito yung sinilig ko. Kaso lang, magmula January, nag-check ako hanggang July, fully book. So, araw-araw, nag-check ako nang i-enter mo yung license number mo. Araw-araw yun. Nakatempo ako siguro mga first week na ng February. At nakuha ko yung April, siguro may nag-cancel. So, yun lang ang chance natin. Kaya kung para sa inyo, kung mga kayo natin na kukuha ng lisensya, na mayroon ng probationary, at nakapasado na sa theory test, ang gagawin nyo naman ay magpabook kayo ng practical driving. Kasi mahirap makakuha ng schedule. Katulad ng mga meron silang strike, tapos dumaan yung pandemic, naipon yung mga kukuha ng exam, yung mga natenga o napending, kaya maraming kumukuha ng exam ngayon, practical. So, yun. So, kung papalarin ako, guys, na makapasa dito sa driving, magkakaroon ako ng tatlong lisensya. Lisensya sa Pilipinas, lisensya sa Middle East. By the way, guys, yung lisensya ko sa Middle East ay nakuha ko siya nung nasa Saudi pa ako. So, since nasa GCC rin akong country, ang nila is palit lisensya na lang. Kaya pagdating ko sa Oman, pinalit lisensya lang ako, nagbayad ako ng 20 Omani Riyal. Kung andito ka naman sa UK, may lisensya ka ng UK at pupunta ka sa Europe, pwede mo ipamalit naman yung UK na lisensya. Kung halimbawa nasa Malta ka, yung mga tropa natin dyan sa Malta, ayan, shoutout sa inyo. Kung halimbawa pupunta kayo dito sa UK, tapos may lisensya kayo dyan sa Malta, sa parting Europe, pagdating nyo dito sa UK, is papalitan nila, palit lang. Ewan ko lang magkano bayad. Pero sa chinek ko sa Asia, kung pwede yung Pilipinas, unfortunately, hindi kasama yung Pilipinas doon. Ang kasama lang ay dalawang bansa. Ang natatandaan ko lang ay Singapore at itong Japan. So, yung Pilipinas hindi kasama, kaya kailangan mo kumuha ng exam ng theory test at kailangan mo mag-practical exam ng driving. So, yun. Hanggang dito na lang mga kayo, no? Sana nakatulong yung vlog nito kung paano ako mag-prepare ng driving, for driving exam at ano yung mga driving lessons na ginagawa ko. So, ipapakita ko na rin sa inyo kung magkano. 63 pound yung bayad sa exam.
So, isa lang, bali ang mangyayari doon is 40 minutes. Tapos, habang magsisimula ka pa lang, tatanungin ka na agad nila ng, i-check mo na nila yung mata mo, yung eyes size mo. Lalakad kayo, tapos papabasa sa'yo yung plate number, ganun. Tapos, yung pangalawa is yung, ano naman, yung tatanungin ka, yung nagdadrive ka na mismo, tatanungin nila, if they do so, if safe to do so, could you please open the window habang maandar ka nun. Tapos, pero bago yon, meron pang isang exam, tatanungin ka kung paano mo daw malalaman kung okay pa ba yung oil mo, kung ganong yung maximum, minimum, or paano mo, ano yung standard na gulong, ano yung depth, mga ganun, mga tanong. Isa lang yun. So, kung di mo masasagot yung parehas, meron ka ng points. Kasi, yung minus points, pag naka 15 points ka, bagsak ka. Pag meron kang isang serious fault, bagsak ka. Pag meron kang dangerous fault, bagsak ka. Sa isa-isa doon, bagsak. Pero sa mga minor fault, 15, pasado pa yan. So, yun. Hanggang dito na lang mga kayo, no? Sana nakatulong yung vlog nito. Nagkaroon kayo ng idea kung paano kumuha ng lisensya, full license dito sa United Kingdom. Sa muli, huwag kalimutan mag-like and share at umite. Kita-kits na lang uli sa susunod na usapin. Kung di ka pa nakasubscribe, sige pindutin. Yon! Hanggang sa muli, huwag kalimutan mag-like and share at umite. Kita-kits na lang uli sa susunod na usapin. Kung di ka pa nakasubscribe, sige. So paano, hanggang dito na lang. Ingat-ingat tayo palagi. Laging kang tatawag sa taas. Lagi tayong papasalamat sa kanya. God bless us all. Bye-bye!